Hello guys! Hello Water Sign! Hello Pisces, Scorpio, and Cancer! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome, welcome! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. At ay general reading, so pwede kayong makaresonate dito. Gamitin nyo ang iyong intuition sa panunood. So ito ay daily tarot reading, so alamin natin guys. Okay, Ace of Michael and Two of Michael. Wow, Water Sign, Pisces, Scorpion, Cancer. Isang napagandang idea na posibleng magbibigay sa'yo ng contentment or pwedeng magbibigay sa'yo ng pag-asa, parang ganun. So, wag mong hahayaan na yung mga bumps in the road or yung mga struggles, tribulation, mga hindrances na yan ay makasagabal sa progreso mo. Okay? So, clear up communication problems with others. So, kailangan mo din ayusin ang iyong communication with others. And next card natin is Two of Michael. Dito sa barahan to, sinasabi na iwasan mo daw yung sobrang pag-analyze. Iwasan mo yung overthinking. And just make a decision. Okay. Water sign, Pisces, Scorpion, Cancer. Pasensya na guys sa madilim na setup natin. Water sign, Pisces, Scorpion, Cancer. Okay. Oh. Meron ka ditong King of Wands. Ang King of Wands mo ay nagsasabi na kinakailangan natin na King and Queen of Wands. Kinakailangan mo daw, Water Sign, Pisces, Scorpion, Cancer, na maging mas masipag, mas maging proactive ka sa kung ano itong gagawin mo or sa kung ano yung interest mo. Be passionate sa ginagawa mo. So, yun. Ang nakikita natin dito is mayroong mga water sign. It's either working ka or in a relationship or unemployed or business oriented na individual. Pwedeng kayo ay may mga hindrances. Parang hindi kayo masyadong nakakapag-focus sa ginagawa nyo. Parang ang daming sagabal. But today, sinasabi ng baraha sa'yo na unti-unting maaalis or unti-unti kang makaka-recover sa mga problema mo or pwedeng unti-unti kang makaka-recover sa mga nangyayaring ito na hindi parang hindi bagay sa'yo. Okay? Comment down below. Okay. Water sign, Empress card. So, itong Empress card na to ay nagsasabi din sa'yo na kailangan mo daw na alagaan ng iyong sarili. Take care of your body. And kung makikita mo, meron ditong Seven of Wands. Yun, ganun din. Same ang dalawang barahang to na nagsasabi na alagaan mo daw kung ano yung kailangan alagaan sa iyong sarili. It's either physical health, mental health, financial. Sa araw na ito is parang sinasabi sa'yo dito na huwag mong sasayangin yung bawat sentimo na natatanggap mo. Like for example, di ba pag masaya ka, bigla ka na lang mag-spend ng pera or kung masaya ka, bigla ka na lang na gagastos. Sa barahang ito, sinasabi ng baraha sa'yo na kailangan mo daw na tipirin, kailangan mo daw na magtipid, kailangan ka daw na impok, diba? So, wag natin gamitin yung pagiging masaya para mag-overspending, may iba na nag-shopping kasi masaya. And dito, make sure daw na para sa kaligayahan mo, para sa pagkakaroon mo ng harmonious na buhay, be positive, be calm, always. And at the same time, protect your peace, protect your body, physical health, and protect your relationship, and protect your money. Okay. So, yun. May posibleng celebration dito na posibleng nahang siya. Pwedeng may celebration na anong tawag dito?
celebrasyon na hindi natuloy dahil sa may mas priority ka. Okay? So, for example, birthday celebration, anniversaries, wedding anniversaries, or any kinds of celebration na hindi mo ginawa kasi may ginawa ka na una. Like yung birthday celebration ng anak mo, ng relationship, or ng family. And dito sinasabi ng Barahan na magkakaroon ka daw ng maraming oras para makapag-celebrate. So, may mga nahangkang celebration, may mga nakahangkang plano na posibleng itutuloy mo siya. And meron din dito na future individual na pwedeng susuporta sa'yo. So, if ever na naghahanap ka ng katulong, yun, katulong sa buhay, like sa bahay, katulong sa kung ano man tong events or celebration, posibleng may mga taong mag-o-offer sa'yo ng tulong. Okay, so travel. Nakikita din natin dito na may iba sa inyo dyan na nagbabalak na mag-travel, nagbabalak ng relocation, nagbabalak ng paglilipat ng tirahan, ng business, ng lugar, kasama ang buong family. So dito, changes na naman to, di ba? Changes na naman, lilipat ka na naman sa bago mong lugar, lilipat ka naman sa bago mong sitwasyon. Kasi parang ang mga water sign kasi is, since it's a water, parang go with the flow lang sila eh. Kung saan sila masaya, doon sila. Pag hindi sila masaya, aalis sila, parang ganun. So, eto siya, etong six of swords nito is parang ikaw and the rest ng family mo, aalis na kayo sa turbulent situation nyo kasi gusto nyong makalipat, gusto nyong mag-stay sa isang mas stable na lugar, mas kalmado, mas harmonious, and yung mas easy lang yung buhay-buhay. Okay. Dito naman, sinasabi ng Barahan dito na kailangan mong mag-desisyon as soon as possible. And yun, kailangan mo daw ng desisyon na mabilisan. So, ibig sabihin yan, kung nakapag-desisyon ka na na gusto mo nang umalis, like sa work or sa business ito, gusto mo nang lumipat ng branches, company, or lugar, gawin mo na daw as soon as possible. Kasi kung makikita mo dito, posibleng maraming competition, maraming posibleng, for example, mahihirapan ka na mag-desisyon after siguro 2 months. So, kung halimbawa may gusto kong gawin ngayon, as soon as possible, gawin mo na siya kasi pag pinatagal mo pa siya, it's either 2 months from now, mas mahihirapan ka kasi maraming competition, marami kang pagdadaanan. So, victory and success, sinasabi ng Barahan dito na yung victory and success na andyan lang yan. Yung recognition, rewards, awards na andyan lang. Like, for example, sa work ito, di ba? Matagal ka na dyan sa trabahong yan and then hindi ka na masaya. So, bakit ka pa mag-stay, di ba? Kasi yung success daw, pwede mo yung makuha, mahanap sa kung saan ka man masaya, di ba? Kasi hindi lang naman yung recognition, rewards, awards, kung ano pa man yan, ang importante eh. Ang importante is kung saan ka masaya, kung saan ka nag-e-enjoy na trabaho, kung saan ka gumigising ka ng masaya, excited. Hindi yung nagtatrabaho ka na parang ano lang, labag sa kalooban, nagtatrabaho dahil may sweldo. So, dapat yung etong success na to na minamanifest mo is dapat like bahay, tirahan, lugar, trabaho, love life. Dapat dun ka masaya. Yun ang masasabing success ng Baraha. Thank you guys. Bye!